yun, magluluto po tayo ng ano, ng curry fish. Ang gagamitin ko po is dalawang natin at luya slice, slice onion, tapos yung isda na slice, fresh milk, tapos coconut milk. Lalagyan ko po siya ng sitaw para may gulay siya. Tapos ito po, ko alam po anong Tagalog nito, pero sa Ilocano po is ano to, biday, basil leaves po yata to. So umpisan na po natin magluto, sandali lang po. Ayan po, mainit na po yung kaserola. Lalagyan po natin ng konting-konting mantika po. Igisa na po natin yung bawang. Konti lang. Kinaan natin yung apoy. Tarabi na po mo. Tapos yung sibuyas. Ito po ay sarili kong kwan po dahil sa pagluluto. Ayan, tapos yung bawang talay, luya po. Ayan, igisa po natin. Dali lang po ito. Paglagay na natin yung isda. Malalaki lang po yung pagkiwa ko kasi maka nadurog siya. So, mas maiwan yung mas malalaki yung hiwa. Ayan po. Isabay ko na rin po yung ano, yung sitaw. Kasi matagal maluto. Ayaw ng asawa ko yung ano, hindi luto na sitaw. Gusto niya yung malambot, kaya isabay ko na rin ito. Ayan. Ibisa natin. Tapos lagyan na po natin ng konting patis po para po magkalasa yung isda. Ayan. Konting patis. Hindi tayo pwede sa mahalap. Tapos lagyan natin ng konting magic sarap. Yan. Mga 1 teaspoon lang po siya. Hiwa. Halo.
lagyan din po natin ng isang teaspoon ng asukal po. Pambalansi sa ano, sa alam. Ngayon, lalagyan ko na yung lagay ko na yung gata. Yan. Isang latang gata. Hindi po akong gumagamit ng tubig pag nag-curry ako. Tapos gatas. Yan po. Gatas. Isang pa. Yan. Tapos lagay ko na rin yung curry paste. Ayan. Isang pakete po. Hinay-hinay lang po yung paghalo kasi madudurog po yung isda. Ito na po ang gagamitin ko. Takpan po natin hanggang sa kumulo. Yan po. Makulo na. Lagyan ko po ng konting paminta po. Tapos yung sili na ganito. Hindi ko po hinahati kasi ayoko yung maanghang na masyado. Maanghang kasi itong sili niya to. Ang kinukuha ko lang, ang inaano ko lang dyan yung amoy. Para bumango yung ano. Ayan. Malapit na siyang maluto. Ganyan lang po pag kinalo para hindi siya matindog. Ito yung basil leaves na tawag nila. Yan. Lagyan natin ng konting harina parang palakot sa sabaw. Ayan. Ayan po, luto na siya.
Pagkatuna po, ng patay na ngayon sila, apoy.